more pure than his maker. Lord, put no trust in his servants and his angels in charge before you. How much less is he them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the foot. They are destroyed from morning to evening, they perish forever without any regarding. Is it right? The blood their excellency wishes in them go away. So again, ang Book of Job ay bigyan ako makakita ng preaching about Book of Job. So pero meron din ako na pwede din na pakinggan. So again, pray natin dahil sa aming
personal Bible reading. Napansin ko, napaganda yung mga aral dito na hindi naman ganun kalalim sa nila pag in the surface, pag tinitin, ano kaya yung sabihin nito? Mahihirapan ka, pero pag paulit-ulit na, alam mo yung context, di ba? Ang context na naman ng Job is, sinubo kung isang just friend, si Job, maaay siya, mabuti siya, nakalibot-libot sa Diyos. Kaya siya ay binigyan ng napagsubok, matindi, na parang sa matindi. Alito na last week, kasi Job 1, unang pagsubok, pangalawa Job 2, pangalawang pagsubok, to the point na hindi lang yung pagkumayari niya, pagkumayan niya, pera niya, nawala. Sa Job chapter 2, binigyan siya ng sakit na hindi basta-basta. At ito pa yung asawa niya na hindi siya sinukusahan. Then the last time, title po natin doon is yung alala niya, title sa Job 3. Is this your fear? This is the thing which I greatly feared. So, pinaka-tema doon ay si Job ay hindi naman nag-reklamo. Pero parang gano'n, ha? Pinong first niya mag birthday. Ay, gusto niya mapatay. Gusto niya mapatay. Huwag gano'n eh. Ano't ang tinignan natin doon, na nakita natin doon is yung katotohanan na ano ba yun? Yun nga, so tayo may kinakatakot na tayo mga bagay-bagay. Kahit sa case ni Job ay na, mayaman siya, siguro kumpletong portfolio niya, alam niyo yun. Hindi siya malulugi. Ang dami niyang hayop, pero kung di na uso ang baka, wala nang bumili. Marami siya ibang hayop, di ba? So, mayaman siya. Pero what happened is, ganun pa rin. Pagkakit siya sa sumubok, kaya niyang gawin kahit ano. And then, nangyari yun, at ang pinaka-lesson doon is tayo din minsan, may kinakatakot na tayo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Dahil ang context naman ng Job is yun nga, later siya magpapalain pa ng Diyos. So dito ngayon sa chapter 4, dito na po mag-umpisa yung sagutan. Si Job ay bayag ng kanyang sarili niya nakahaka, okay, naniwala, bakit siya nagkaganoon, at ano yung reaction niya about matapin. Pero ngayon naman, meron nga siya 3 friends, naalala niyo. Yung 3 friends niya ay, yung una sa chapter 2. At ito chapter 2 ay, kagano na nga, di ba? Sapwal, das, patihir. Hindi sila nagkasalita. Nagtitigan lang sila kasi matindi po yung natagpo. Okay, so nakaano na. Backlog. So ngayon, ano kaya sasabihin ng kanya, ang mga kaibigan, kayo ba, na-imagine niyo na ba yun? For example, yan, sa Bible quiz na zero. Tapos, in-announce pa dito, binagay pa sa group chat. Ba't ka zero? Eh, may iyak ba kayo nun? Medyo lang, di ba? Pero iba kasi natin. Sensitive. Marami gano'n, anong pinakamatindi pwede mangyayari sa kaibigan nyo? Matay. Matay, yan. Nakitap ako na. Inalit eh. Kung ano man yan, dito ako, marami po talaga. Yung latest na aking engineer is a cardiologist siya, yung tatay niya is ano din, admitted siya. Ang dami nang matay. Nasa mga na. Anyway, ano kaya sasabihin ito? Kasi may expectation sa iyong kaibigan mo, di ba? Ito nga pag sa ano, sa company na, like yun, parang may namatay. Ako, may light up yan na, mabigyan ng ano. Kasi pag may ano dito, kahit mahimik sandali at ang kanyang buhay, is God with the Lord, kahit hindi naman ipas, mga ganyan eh. Yung madalas siya, rest in peace. At syempre, hindi mo nang babalahin yun. Hayaan mo na lang, di ba? Lalo pag kilala kami na. So, pero gusto ko sabihin, ang hirap po nung sa part ng kaibigan na may na-expect sila sabihin, nakakagaan, ano sasabihin mo? So, ngayon, hindi naman namatay si Job. Ano ba tayo siya? Pero ano sasabihin ng kaibigan niya? So, alam na natin ito. Binasa natin kanina, ano napansin niyo? Sabihin ko na lang, pero mali po yung take ni Eliphaz. Okay, later po, magsasalit-salit pa sila dyan. Pero isa-isay po natin yung mga sinasabi dito para may
tulog na tayo na alam. Basta ang pinaka-summary dyan, may tama silang sinasabi, mali ang application nila. Kaya mas nakakasal siya eh. Ano mo yun? And yung iba dyan ay... Sabihin ko na lang kasi nabasa lang natin ito kanina. So, sino dito yung gusto nyo kausap? Imagine yung tao gusto nyo kausap. Pati siya gusto kausap. May? May sense, di ba? Kung nari? Sumisimpat siya sa'yo totoo. Hindi yung kasarin ka. Kung nari, may, namatay yung ano mo, aso mo. Hindi, yung natatang ako kasi may kilala ako. May sakit yung parang niya. Na-diagnose ng ano ba yung nakuha sa isang kumulit at saka HEPA. Oo, oh, hindi HEPA, nalaman, umaganda. Uy, mayroon ko palang ganito ah. Kung tangit na niya, maganda na akong isang. Pag-asal ba? Kaya ano pa yung mga pang-asal na ganyan? Eh, yun lang, pagkasaway na matay, di ba? Kawawa ka naman. Yan, mga kadalawa kapag eh. Kasi mga pastor ko eh. Hindi, di ba? Kasi malungkot dapat eh, pero makakatawa ka din eh. Kasi mas palaging ganun ang kwento kasi. Sabi niya, hindi malungkot na malungkot yun. Well, nakakaingit ka. Ano bakit nakakaingit? Mga kadalawa ka eh. Kaya dawa ka din eh. So, makakasal ka. So, pag mali yung yung niya, salit na makidalamati para tulungan kang mag-pope up sa pinagdadaanan mo, di ba? So ganito po si Eliphaz at Matthew. Ngayon ang pinakabako. Pero isa-isa natin yung mga sinabi dito, mas lalo natin makukuha yung sinasabi ko ngayon sa atin. Okay? Sabi dyan, then Eliphaz at Temanite answered and said, we assay, ito yung assay, so, yung challenge ay gamit natin. Pag pinang sinabing assay, ginamit yan sa nalalak sa 1 Samuel 17. Yung, madami yung base yung ginamit eh. Pero parang subukan. Okay. Tingnan natin sa assay. Alam ba? Assay. Ano ba? Dito na ito. Ayan nga, to analyze something, to judge the word, try or attempt. To prove up in an assay. Ibig sabihin, sinusubukan mo muna. Okay? Subukan mo muna. Ngayon, kay Dave David niya, yung sinubukan niya yung armor ni Saul, naalala niyo. So, magandang armor ng hari. Kaso, sabi niya, I have to prove it them. So, ibig sabihin, sabi niya, when I say to go, sabi niya. So, sinubukan niya, okay ba itong armor na ito? Maganda. Tinignan mo, kaso, hindi siya sanay. Sabi niya, ayaw ko. So, kung sinabi niya, if we say to commune with thee, ibig sabihin, susubukan mo pa lang. Pag sinabi commune is, nakikipag, usap or, ano yung sinabi commune? Malang, ay pag-fellowship. Yung pag-ingig. Ngayon pa yun. Okay, sabi niya, will thou be grieved? But who can withhold himself from speaking? So, ganito yan. Parang nabanggit na nga dito. Nung last chapter 2, ayaw nga nila magsalita kasi nga, hindi nila alam na sabihin nila. Ngayon, sinasabi naman niya, ayaw ko magsalita kaso, hindi ko mapigilan. Yung sabihin ng who can withhold himself. Sino nga kapagpigil? Ganito niyo. So, ano yung gusto sabihin ngayon ni Eliphaz na to? Ayan. Ito ang anong sasabihin niya. Behold, thou hast instructed many and thou hast strengthened the wicked. So, maganda naman. So, sinabi niya pala si Job, dahil nga matuwid siya, eh, hindi mo naman makipigilan sa iyo lang yan. So, matuwid ka, pag nakita kang natamal, alam mo, mali yun, makapasama siya. So, ang gagawin mo dyan, bibigyan mo siya instruction. Ay, kuya, parang yun sa USB niya. Nung namali ko, sabi ko, hindi ka magtrabaho. Ayan. So, ginagawa mo yun kasi ikaw yung nakaka-expositive, ikaw yung nakakalam ng mas tama. So, ganun din sa Job, eh, tama naman yun, no? And thou strengthened the weak hand. So, dahil siya matuwid, matunong siya, siya ngayon yung nagtuturo sa mga mahina. Walang problema doon, di ba?
Kaso, yung pagtutunguha niya pala mali. Kasi sabi dito, thy words have upholded him that was fallen. So maganda. Tinutulungan mo sila. Thou strengthened the feeble, yung mga mahina, pinapalakas mo. Either binibigyan niya ng ano, vitamins ba yun or hindi. Madalas kasi tinutulungan. Pag example niya, ayan, namatayan. Hindi mo sabihin na madalawang kapag. Hindi, gano'n. Sabihin mo doon na, lalo na kung ikaw rin naranasan mo yun, sabihin mo ay, ano, God, pagsubok lang yan, na-realize nila na gano'n, yung dating parang hindi na sila baka, ano, nakakabangon sila. So, gano'n pala si Job, which is good, oh. Is not this thy fear? Ito na. Kasasabi ka lang sa chapter 3, na ito ang kinakatakutan ko, inuulit ng mga kaibigan niya. So, gagawin niyo ba yun? So, pag alam mo na, yan, makita mo naman yung ano ni Job, problema niya, especially, inamin naman niya na. At kita na may mga bagay, hindi mo na kaya sabihin. Pero ay, nadapa, kita mo bangas sa mukha, dugo. Tapos, gagawin niya. Masakit ba? Natanungin mo ba yun? So, mali yung tanong, di ba? So, parang ginagawa mo, yeah, either nang aasal niya or parang dinodoble mo pa yung nakamdaman niya kasi sinabi ko na nga eh, obvious naman eh. Gawin ko sa'yo ito eh, alam niya. Sa mukhang pala sa'yo, yan. So, ginagawa nila, hindi ba ito yung kinakatakot mo? Inasabi ko last time, di ba? Thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways. Ano sabihin nun? Thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways. So bakit gano'n kasi nga nabanggit niya dito is upright siya. So parang ino-conflict niya. Obviously, ang pinakatutunguhan niya dito is, kaya sabihin niya na, parang inaakusahan niya si Job ng wrongdoing. Okay, ginawa nga ka, no? Ganyan-yan. So pag may nakita kayo kung nga rin na the power something, boy! Buti nga sa'yo, siguro may ginawa akong mali, di ba? Ngayon, nagkakataon din yun. Mga tayo na, lagi na sabi natin, paano ko pwedeng kausahan ng Diyos, di ba? Pwede ka niyang, wala ka ng trabaho, malungi yung business, kasakit ka ng malala. Madalas yung masakit ng malala, naalala niya. Kasi wala ibang gagawa nun eh. Lalo may mga kansa hindi mo alam, kahit sa pagkain, di ba na nakakalam. May mga sakit na hindi alam kung anong cause, hindi rin alam ang gamot. So, kung parang ginagawa nitong si Elipas, hindi naman siya sigurado na inatasahan ng Diyos si Job at later malalaman niya ito hindi. Pero ginagawa niya yun eh, na may ginawa kang mali eh. Never niyang gagawin yun. Now, ngayon, kung meron talagang parang ano na, si ano ba, si Dupe, nagkakatsal sa utak. Sino ba yung ano, si Dupe ba? Iba pa yung Duque, iba pa yung Roque. Pari Roque. Pari Roque, diba? Kasi may nag-share na naman sa akin. Kaya sa mga ako, sabi ko naman. Yung mga hindi na po na, dapat kayo. Ganyan kayo, dapat. Dapat kayo. Pihiti na kayo eh. Ano? Kaya sabi, sabi ko, kasakit na ito lang. Ano? Siya nga yung magkasakit na ano, maganda. AIDS na. Maganda. Sinabi yun, so, yeah, so nagka-AIDS ko natin si Dope. Okay, hali Dope. Anong sabihin nun? Nasabihin mo bagad na judgment niya ng Diyos. Ako, ganun nasabihin ko. Hindi nga. Si Bill Gates, yung mga ari. Gusto mo maging sagit ng Bill Gates, yung ari, parang kaya na. Hindi ako matalino tao daw. Hawkins. Dati si Hawkins. Hindi lang, ano ko dun? Nakatanggal na yabang niya. Sana ma-expose din siya yung mga pinagagawa niya. Para, alam niyo naman, pag gano'ng kayaman kasi, yung mga aming dami siya ginawa, para wala nang sumunod, di ba? So, yun ang akin. So, pero again, yun na, kaibigan mo si Job, anong nakikita mo sa kanya, di ba? Eh, yung nabanggit natin, may ano tayo, pinagagalingan tayo. Parang ito, si Job. So, ang lakas ng loob nitong si Elipas para akusahan ng mali si Job, na alam niyang at least, sa pagkakaalam, masasabi lang niya, upright ka, ikaw is proper of the, ano, di mo pulo ko na sa pangakusahan mo ngayon.
Remember, I pray thee who have ever perished being innocent, or where were the righteous that of sa Tagalog po. Tinatanong niya, sinong ang inosente ang nasaktan or perish? Sabi niya, nagkaroon ng aksidente or nagkaroon ng matinding sakit. Sino? Sino? Parang sinasabi niya, pinapalabas niya, may matinding ang ginawa. No? Or where were the righteous cut off? Meron bang righteous na pinatay? Of course, meron. Dami. So kaya pag pinag-aralan ito sa Elipas, parang ano eh. Parang ito yung meron kasing lahat ng pastor na gano'n, na maganda yung church nila. At yung pastor na yun, talagang God-dealing yan, marunong, at maraming nagawa pa sa ministry. Kaso, may mga kalabang pala siya. O syempre, hindi basta, umari, righteous siya, matalino, alam niya, ginagawa niya, alam din ang maraming tao yun. Kung galit ko doon, paano mo yun magagantihan? Umari, hindi madali, di ba kasi wala, wala akong makita, wala akong pag-isipin niya, wala akong mahi. Bago sa kanya, ano. Pero kung nalalo siya against si Daniel, ganun din ginawa sa kanya. Hinanapan siya ng mali, wala siyang mali. Hinanapan siya ng isang rule about his God. Actually, sa religion niya, itong religion ko, depende nga yung sa religion mo, masabi mo mali yung religion niya dahil sa religion mo. So, ganun alam niya yung nangyari kay Daniel, pinagbawalan siya ng bali na hindi naman lang kasi ng pakialam. At may na, yun, kaya nga pinakahit sa lalo na ginatuloy. Anyway, so ganun yung nasabi ni Elipas dito. Okay? Ang pinanggagalingan niya is, ang katotohanan po dito, hindi ganito. Ang katotohanan, karamihan, okay, parang Diyos ay hindi natin gaya yung mga loko-loko, karamihan yan, kung hindi man mabilis, later on, yung mga loko-loko, ano ginagawa na? Kaya kami natin lang si Lupe, hindi naman yan, at official, saka si yung talo, may nila. Isko. Okay? Yun, sana doon. Ka-age, yun ang ako doon. Hindi ko asa, wala nyo yan yung baklahe. Asa na ba yun? Nasabi so, yun. So, ang sinasabi niya dito, nag-aakusa siya ng sobrang layo. At ang gusto ko sabihin ko dito siya, hindi katotohanan to. Karamihan na yan, sinasampulan ko siya pag nangyayay, mga weekend. Pero, ang sagot sa kanya dito, ang tamang sagot, where the righteous cut off, ay namamatay ba si Jesus ka? 33 years old something, namatay na. So, according sa Old Testament, curse po yun. Diba? Ang mga maagang pinamatay, namamatay, yan, mga addict, mga yung magdiwas sa magulang, yan sa Bible yun. Inu-curse yan. Kasi, so, itong loko-loko mo, hindi na lang ang buhay na matagal. Kung makita kayo na ba, yung mga bakla niya pa, ano, gano'n kahit sa akin, gano'n. So, pero may exemption. Hindi lang niya sabi ko. Hindi niya ba? So, hindi mo pwede kakusahan yung righteous na nangyari sa kanya yun, nangyayari madalas sa mga wicked, yung nangyayari sa righteous, ah, wicked ka, no? Naintindihan na ako, ulit-ulit na ako, ha? So, mali nga kasi siya, huwag yung gagawin sa iba, unless talaga sigurado kayo, katulad nung ginawa ko rin na lang, yung judgment, okay? Even as I have seen. Okay, so, personal. Na-observe, ano lang niya. Ano, may ebidensya ba? Hindi, ang tawag dito is, anecdotal evidence. Now again, di lagi mali ha, pero pag yan lang ang meron ka, sandayan. Okay, they that flow iniquity and so wickedness, is it tatawag? Again, tama naman. Pero yung ibang righteous, hindi nagtanim ng kalokohan, pero dahil nga sinusubok sila ng Diyos, katulad exactly ng case ni Job, nangyayari pero wala kang karapatan na mag-action ng Diyos. So, grabe po yung ano ni Elipas dito at yung mga friends siya later. By the blast of God they perish and by the breath of His nostrils are they consumed. So, yung tuloy lang niya na ang Diyos ang humusga sa mga loko-loko. Okay? Pero maling-mali nila kahit ang dami pa siya sabihin after ng judgment niya, lahat na sasabihin niya kahit parang tama yon. Ito, tingnan nyo lang, kahit marami tayo mga kasyano lang, in general, ang example lang, kung saan tayo ng mga bakla ng mga example, judgmental lang kayo, hindi kayo magmahal. So, obviously, mali yung hindi magmahal, and mali yung judgmental, pero tanong, exactly applicable ba yun, for example, sa akin, na direct-check ko lang, mag-release ko lang sinabi ng Michael, siyempre hindi, pero may tama, di ba, in the surface,
So pag may nakinig sa kanila na wala masyadong alam sa topic, makaniniwala. Pero again, kung mali application, mali yun. Pero so, kaya gusto ko namin dito, katulad ni Job, dapat ano natin, tanggapin lang natin. Hindi pa, hindi bilang tama, pero pakinggan lang natin. Hindi naman ni Job dito eh. So yun ha. Then the roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions are broken. The old lion perished for lack of prey, and the stout lion whelps are scattered abroad. So kasama yun, no? So now, napasok yung lion. Pag napasok ang lion, ano ang ibig sabihin niya? Ano ba yung lion? The? King of the jungle. Siya po yan, kahit sa Bible. Okay? So, bakit pinanggit yung lion, yung asawa niya, yung anak nila? So, paano yung kanina context na si Job ay righteous, talagang wow, kayo nasa taas. Pero biglang sinabing, the old lion perished for lack of prey. At totoo yan even sa wild. Ibig sabihin, pag yung lion, kahit siya pinakamalakas, pag wala na siyang makain, for whatever reason, okay, siguro, inantay na wala mo naman niya. Totoo naman na, siya ay makakatay din kasi wala na siyang makain. So, ang problema dito again, ay ina-apply ni Eliphaz kay Job ng mali. Okay? Para sinasabi niya na si Job ay, sige, ikaw ay malakas dati, pero ngayon, yari ka. Okay, so iwasan niyo po yung ganyan. Nakakita lang kayo, for example, nga, nahihigit kayo ngayon sa pinaka dito, tinitignan niyo, kumari, si pinaka dito, kumari lang si ano. Ay, ano, ano ba siya? Pinaka-pogi ito, kumari, si pinaka-pogi, si Christian ngayon, kumari lang, ha? Pinaka-pogi dito. Pag-ano na yan. Pag-ano na. Pag... Ay, nagkasakit niya. Sige, tignan ko lang ang pogi niya. Ay ba naman, yung pag ano naman, magmabahay naman, yung ganda, di ba? Ay, ganda mo ngayon, ha? Pag ikaw, ang pangasawa ng ate, binulpi ka, sige. Iniisip ko, wala pa nga eh. Iniisip, ang problema na kapag dumating yun. Kung nga, talaga nagkamali, ba't mo pag-iisipan yung kaibigan mo, kapatid mo ng ganun? Hindi lang mali. Kaya sabi ko dito, yung parang sinasabi ni Eliphaz dito, ang dami niya sinabi. Kunti yung alam niya, ito yung sinabi niya. Ingatan niyo rin yun. Pag may nangyari talaga, magtanong-tanong ka muna. Okay? Kasi katulad na sabi niya, parang hindi niya mapigilang magsalita. Well, kailangan mong pigilan yung bibig mo. Hindi ba yun? Kasi dating yung panahon, pag may kunting irregular, may napansin ako ganyan. Nagawa ka ng kwento, may mga ganun member sa church. Salamat nga dito, wala masyado nga kasi nga ina-address na gawa ka, di pagkapansin ko ito, madal-dal to, ito, ano to, ha? Nag-a-assume to, ito, ganun. Ina-address ko agad yun, pagkina, kasi alam kong gano'n yan ka, dangerous sa isang church na inaayos nga natin, inaaral natin yung maganda, okay, tapos may isa, dalawa dyan na, ano ko, may security kung ano, lumalabas. So, ingatan niyo po yan. Kung meron sa palagay, mas maganda, mas pogi, mas magaling. Kung di ba tuwa ka dapat, hayaan mo lang, saka isa pa, sa buhay natin, sa tayo lang buhay natin, hindi mo alam, baka later siya yung blessing. Huwag mo sa malang kwenta eh. Ayusin mo sa sarili mo. Huwag na, never yung gano'n kasi yung nakita ko dito eh. Parang ito, parang naghintay lang to si Eliphaz na may masabi kay Job. Kasi wala tayo masabi kay Job, ang Diyos, wala na nasabi sa kanya. Pero si Eliphaz may nasabi. Ingatan niyo po yung gano'ng attitude. Tuloy lang natin na wating, ito na. Ito actually nakakatawa eh. Nakakatawang ewan. From verse 12 to 16, ano ba yan? Tuloy ko lang ha. Kayo mag-usga. Tingnan ako, tatama kayo, magkakaano tayo, magkakasimula yan. Sabi doon, nothing was secretly brought to me, and my ear received a little thereof. Pero daw isang bagay na secretly binigay sa kanya, whatever that is, siya lang nakakala kasi siya lang secret daw eh. At ang aking tenga ay na natanggap ko yun, pero hindi lahat, konti lang. So, obviously, ano to, something na naririnig. So, pwedeng chismis, balita. In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on man, okay, so sa gabi daw, parang may nakikita siya,
At alam naman, paggabi talaga nung dyan tayo natutulog, alam mo siya sinasabi, no? Maraming alam, matin, mataba ang utak. Fear came upon me! At nanginginig pa siya, and trembling which made all my bones shake. Then a spirit passed before my face. The hair of my flesh stood up. It stood still, but I could not discern the form thereof. So meron doon siyang spirito daw na dumaan at huminto. Ano ba ito sabi niya? Hindi ko maintindihan. Ano ba ito? And an image was before my eyes. There was silence and I heard a voice saying. So sa palagay yung ano yan? Ha? Sige po, gusto kong ano niya eh. Makakuha natin ito kasi tumang-tuwa na sa mga libre. Ano sa palagay niyo ano yun? Demonyo. Ha? Anino niya. Musa niya. Musa ka lang. Mukha niya. Chismis. Ano yun? Oh, may narinig siya. Tapos meron may silence muna, tapos narinig niya. Kamihan na yung 17. Oh, ano kaya yun? Sa palagay niyo? Ito ang talong sa'yo, bigyan kayo po ha. Nakakita na ba kayo ng taong masalita? At gusto mo lang naman, minasabihin ka ba? Ang daming sinabi, ang daming sinabi. So parang nga ano pala, di ba? Parang yung mga sa pizza, ano, ganyan eh. May masabi lang. Di ba madalas sa hindi, may katotohanan kayo sasabihin nun. Malino yung libro eh. Ang tawag dyan, nonsense. Yan. Alam mo, may importante ka sasabihin, sabihin mo na agad. Lalo dyan, yung tao niya, kailangan ng encouragement, hindi mo kailangan paliguy-liguy eh. Plus, negative yung sasabihin niya. Bakit ganun yung mga negative mo sasabihin, pinapaliguy-liguy? Nari, Nari, may sasabihin ako siya, huwag kang magagalit ha. May nakinig kasi ako sa nagsalita daw sa na-create ka ng ganyan. Parang di naman gano'n, pero parang may iniingatan siya, di ba? Especially ito, pag, kahit ulitin nyo pa ito, walang kwenta, I mean, spirito, gravitate, sa night vision. Tsaka especially ito po na, di ba? Secret daw, binigay sa kanya, pero konti lang. So bakit mo pag-isipan yun ng tanong? Ito siya sabi in the thought from the visions of the night, sa gabi daw, parang pinag-iisipan niya pa kasi. So may bagay lang siya na sikreto na may party lang doon ang narinig niya, pinag-isipan niya pa kasi. Malamang yan, kasi yung context siya kanina natin, di ba si Job righteous, tapos doon may secret sa galit. Kaya naghahanap siya ng may kukula kay Job, kasi siyempre wala kang makita kasi righteous eh. Tapos may na-chisme siyang, may chisme siyang narinig. Yan, alam mo si Joe, ganyan yan, alam. Wala, si Brad. Nung nakita ko si Marugi. Nakita ko ba yung ano yan, yung sapatos niya? Ito yung may naranap nila ang kwento eh. Yung isa daw sila sa babae. Sila daw yung babae. So ito ang sabi ko. Ay, may nakita akong buhok sa sasakyan mo, nagbabae ka, no? Ba't siya nagkaling to? Ang habang buhok mo, lalaki. Ay, lalaki. Babae to, ha? Di nag-away niya sa mga sabi lalaki. Wala nga, eh. Tinatanggi mo ba, eh. Kinabukasan, di, ano yung kotso ng babae, oh. Walang makitang buhok. Nagalit pa rin, sa ikaw talaga, pati kalbo, pinapatunan mo! Kalbo na. Kalbo pala. Hindi na mag-guess. Wala na nakita, meron pa nang inisip. So, isipin, kapagduda. Alam niyo, huwag niyo ganyan. Ngayon, sabi natin, pwede tumama yung mga pagduda mo, yung mga chismis. Pero still, ba't ka mag-focus doon? Nga, ano yung mga pala mo? So, wala ko yun. So, may mga nakikita itong si Eliphaz. Na yan, hindi mo nasasabihin ito kung ano eh, yung ebidensya ay matibay, and then, hindi mo papad ng mga nonsense yung salita mo. Ito ang gusto sasabihin dito, ito nakita ko dito eh.
Okay, so ano yun? Ngayon, ano na yung conclusion niya, ano yung narinig niya daw sa spirit na yun? Okay, so yan. Shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than his maker? Ang sagot? No. Ang obvious na sagot, at obvious. Wala. Pero, tanong, ba't mo ang tinatanong? Okay. Okay, si Ray, buhay ka pa ba? Yeah. Alam mo na ang buhay eh. Huwag mo tinatanong. Unless, of course, sarcastic ka lang kasi nga, nag-quiz eh, nahirapan. So, tanongin mo, buhay ka pa ba? O kaya, yung mga bagay na ganoon po, mag-iingat po kayo sa mga bagay na tanong niya, obvious ang sagot. Kasi meron siyang, may tawag sila dyan eh, loaded question ang tawag nila dyan. Yung sabihin, nagsasuggest sila ng something na isipin mo. Okay? Ganyan po yan. So anyway, so alam natin na ang mortal man is not just before God, lalo na more just. Walang ganun. At wala na more pure sa bago tinatanong. Ganyan parang kasi nga, ang accusation niya, feeling niya, sabi niya si Job, parang ganyan ka Job eh. Ano, aminin mo na! Ang ginawa mo! Parang gano'n yun ang nasabi niya, ang ginawa eh. Ang hirap, di ba? Behold, he put no trust to his... Ito, mali, ito yung malinaw na mali. Okay? At tinutukoy nito ang Diyos, ha? Behold, he put no trust in his servants and his angels he charged with folly. Now, siguro ang ibig niya sabihin dito, minsan sinasabi rin ng Bible na ang Diyos ay sabi kay Moses, I will have mercy on whom I will have mercy and ano ba yun? Kabaliktaran lang? Ibig sabihin ko, anong gusto ko, gagawin ko? Ganun ang Diyos eh, kasi nga, wala naman siyang mali eh. Kaya ito sa mga kaso eh, sabi dito, wala daw siya tiwala sa kanyang mga lingkod. Mali naman yun. Sa niya kinuko pa ito, ganito po yung mga tao na yun nga, walang tiwala sa iba, ginagawa, sinisigurado lahat ng bagay. Kayo po pag nagtrabaho na kayo, darating kayo dyan. Kasi nga, minsan gusto niyo ma-accomplish yung gusto niyo ma-accomplish, pero parang hirap kasi mga tao, hirap pagkatiwalaan. Pag dumating sa inyo po yan, ano kasi yun, ang challenge ko sa kanya, tsaka huwag kayong, huwag kayong tatawid ng gano'n. Na ultimo, wala ka ng tiwala. Ultimo, titignan mo ang ginagawa ba ito. Kasi po sa mahihirapan ka, hindi mo rin gusto yung ikaw yun. Gusto mo ba gano'n ka? Ultimo, pagbibilan ng ako na. So, hindi ba makabuti yun. Pero ang accusation ni Eliphaz kay Job at sa Diyos, ganun daw ang Diyos. So, mali ha? And his angels, he charged with folly. Na, pag sinabi tayo ng Diyos na may folly ka, iba yung charge, iba yung sinakorek ka lang niya. Okay? So, gusto ko again sabihin dito, yung obvious na dito na makita dapat natin, yung sinasabi ni Eliphaz dito ay so ba na, mali application, kahit pa kinukuha niya sa pagpagsipil na tama. Okay, nakasunod ba? Anong minutes na ako? 41. 41 agad. Tapusin natin. How much less? Okay? In them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. So, sino yan? So, yung Diyos nga daw ay ganito. Ngayon, lalo na yung, sino yung dwell in houses of clay? Mga? Hindi. Whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. Mga? Mga tao. Okay. So, yung sabihin niyan, sa earth ka lang nakatira, ang Diyos nga daw ay pati angel, ay kanya siyang holy tsaka service ng Diyos, eh lalo na yung mga tao. So, ang ginagawa agad ni Eliphaz dito, binababa niya sobre yung tao, parang mga Calvinist, ganyan pala yan eh. Matuloy ako naman, ano niya si Calvinist, yung wala akong kwenta, wala akong utak, hindi ko kayang malaman ang tama sa mali, di ba? Narinig niya ala sa Facebook. Parang si, di ba yun, si... Ano ba ito? Kailan lang, nag-usapan natin last week. Si, yung doors ng car ng kisip daw, si... Paul Washer. Paul Washer, ganun yan, drama niya.
Bahala ka lang kung ano yung conclusion mo sa preaching ko. Basta, marami naaawa ako sa sarili ko at wala akong kwenta. Ang Diyos lahat! Ang ganun. Ang ganda pakinggan. Basta may taas ang Diyos! Hindi mo siya kailangan itaas. Sa taas na siya eh. Alamin mo lang yung matutuhanan, may tataas ng Diyos na tama. Okay? Yan ang gusto ko sabihin dyan. So kaya, they are destroyed from the morning to evening, they perish with the forever without any regarding it. Sa Tagalog, mamatay sila, naisira, o natatalo. Sabi dyan, walang pakialam ng iba. So, parang gano'n, diba? I'm wretched. So in a way, again, totoo yan, in a way. Sabi rin ni Solomon sa Ecclesiastes. Pero again, patay tayo sa Ecclesiastes, no? Pero ang pinaka, isang sa guideline sa Ecclesiastes, huwag niyong i- dito, huwag mong i-take your Ecclesiastes na parang ganito ng tamang-tama. Lahat ng sinabi ni Solomon ng tama. Hindi ganun. Kasi iba doon ay parang ano lang, paulang ano lang sa atin. Introduction lang. Oh, from chapter 1-11. Introduction lang. Kasi doon sa point na sinabi yung pinaka-conclusion niya, diba? Kasabi kasi doon, lahat ng bagay, walang kwenta. Exaggeration lang. Okay. So last, that not their excellency which is in them go away. So itong mga tao kasi minsan meron tayong manggaling ito, pero mawawala rin. Eh, tama naman. At sabi nito, they die even without wisdom. Ito yung title po nito, ganun. They die without wisdom. At i-apply natin yan na Elipas. Dahil sa, yung totoo lang po, yung mga anak ng Diyos na tinuturuan ang salita ng Diyos at sumusunod sa Diyos, may wisdom ba nila? Wala. Yun ang totoo. Ngayon, huwag natin i-generalize ang lahat ng tao, walang pangunawa. Kasi pag sinabi mo sa akin yan, hindi na lang makikinig sa'yo. Maka magaya pa ako sa'yo. Meron yung wisdom ng tao. At yun lang ay, ayun nga, hindi tayo perfect. Iba yung hindi perfect, iba yung sobrang wala. Iba yung zero, di ba? Sa one, sa 0.5. Pagkakaiba yun. So, mag-iingat kayo doon. May nakita ko din, naalala ko yung mga Calvinist. Ganyan mahilig yan. Kaya nahiniwala sila Kesyo. Ang Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan lahat kasi kung hindi niya tayo binigyan ng mananampalataya, hindi natin kayang mananampalataya. Napaka-logical nung pero pag lagi nyo rinig kasi tinataas ko ang Diyos, ano? Binigyan tayo pananampalataya para mananampalataya tayo sa Kanya. Iba, hindi. Ganon. Diba? So nasubuhan sila doon, kaya ngayon, does it make sense na yung pinaka-conclusion nila? Okay? So, ganyan natin maalala si Eliphaz. By the way, mamaya sasagot pa yan sa ibang chapter. Pero nakita natin dito, basically, pare-pareho sila. Yung sabi ko sa inyo na yung mga detalye na lang na pinaaral natin yung kaya natin na isa-isa yung chapter nito kasi yung isa-isa natin yung mga poly nila. Pero pinaka-summary niyan, mali yung kanilang application. Kahit pa, may mga tama sila sinasabi. Nagtanuloy, mali pa rin. Okay? So, nakuha ba? Amen. They die without wisdom. Eliphaz. Ganun dapat nasa utak na. Ako, panalangin ko. Alalo ako, nag-English ako dito. Kayo din. Nakikinig ka dyan, di wala ka panalutunan. O kahit ba kayo? Alalo naman ako. Diba? Nag-English tayo, pupunta pa tayo ng ibang lugar para naman ka na magsabi ng wala. So, di tayo ganun. Inaalam natin ang wisdom na meron sa Panginoon and then na-apply natin. Ngayon, kung magkamali tayo, ang mga sa 10, nagkamali tayo sa isa. I-improve natin later. Hindi, ibig sabihin, wala na kung paano natin gawa. So, sana maintindihan nyo yun. This time, let's pray. Lord, I'm salamat sa buhay Panginoon ni Job. May mga kaibigan na nagkawala ng aral. Ano, medyo maagapitin po iba. But actually, pag ginawa natin yung context, isama rin Panginoon. Diyan naman, binigay sa amin sa chapter 1 and 2. And then, sa last chapter, I pray. Makuha namin sa stansya ng iyong salita, Panginoon, even sa ganitong klase ng libro, Panginoon, na iniwasan ng marami. We pray na at least sa mga nalagi namin to Lord, na mga tuloy, mag-pray sa mga panahon, na madahan namin po ng Diyo, Panginoon, na ito ay nagsilbing aral din po lang sa amin, na knowing ito po yung pag-ibig po many, mga ito yung unang libro. Ano man yan, baka ito yung libro ito na importante, bilang po kami sa mga buhay ng tao. I pray, kami Lord, especially mga kapataan, advice sila Lord, matigyan ko nila kung meron sa mundo. At simple yung salita pa kayo nandito rin na even ang righteous pa na na-persecute, even ang righteous yung susubukan. Pag kami sinusubukan yung minsan, hindi na sabi ko ito'y pag-usap.
magpapalo or even book pa rin ako sa train na kung pwede rin akong gawa kasi salamat sa Bible Quiz so kailangan nyo natin ako sa coming kung pwede mo nalati lang just let me pray. Amen.